Hello at welcome sa Juice TV official channel. Now sit back, relax and enjoy the movie. Ang pamagat ng palabas natin ngayon ay pinamagatang IP Man. Taong 1935 sa lugar ng Foshan. Isang selebrasyon ang naganap para sa pagbubukas ng bagong eskwelahan ng dojo. Si Master Liao ang guro sa nasabing martial arts. Nakipagkita ito kay Master Ip para maghamon sa isang duelo. Nabalitaan niya daw kasi na ito daw ang pinakamagaling sa buong nayon ng Foshan. Sa una ay tumanggi si Master Ip at nakiusap na kung pwede ba nilang gawin ito sa ibang araw, subalit nagpumilit si Master Liao. Pumayag na si Master Ip pero niyaya niya munang mag-dinner si Master Liao kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos, nagkasundo na ang dalawa sa isang duelo. Isinara nila ang pinto para walang makakita sa kanilang labanan. Subalit ang binatang si Sha Dan Yuan ay umakyat sa puno para kunin nito ang sumabit niyang saranggola, kaya nasilip niya sa bintana ang labanan ng dalawang master. Nagsimula na silang maglaban at tila pinaglalaroan lang ni Master Ip si Master Liao. Pagkatapos ng laban, ikinuwento ni Yuan kung paano binugbog at pinaglaroan ni Master Ip si Master Liao. Isa sa mga estudyante ni Master Liao ay kinumpirma sa kanya kung totoo bang tinalo siya ni Master Ip. Nagalit si Master Liao dahil sa pagkakaalam niya ay sikreto lang ang duelong ito ngunit kumalat agad sa buong nayon. Sinabi naman ng kanyang estudyante na ang nagkwento sa kanya nito ay si Sha Dan Yuan. Agad niyang kinumpronta ang binata. Mabuti na lang ay pinakalma naman siya ng kuya nito na si Lin. Pinipilit ni Lin na mag-sorry ang kapatid niya kay Master Liao ngunit matigas ang ulo nito at pinanindigang totoo ang mga sinabi niya. Pinuntahan nila si Master Ip para kumpirmahin ang katotohanan. Nakiusap naman si Master Liao kay Ip na linisin ang kanyang pangalan. Nagalit si Lin sa kapatid niya dahil daw sa sinungaling ito, ngunit nanindigan pa rin si Yuan. Sinabi niyang habang kinukuha niya ang kanyang saranggola, ay nakita niya ang labanan ng dalawa sa bintana, at totoong binugbog ni Master Ip si Master Liao. Dahil sa pagmamakulit nito ay pinagtripan siya ng kanyang kuya sa harap ng mga tao. Dumating naman ang mayabang na pulis na si Officer Li Jiao at sinabi nito na ang sino mang gumagawa ng gulo ay aarestuhin niya. Dagdag niya pa na hindi na daw uso ang martial arts sa panahon ngayon kundi baril na. Agad naman itong hinawakan ni Ip ng mahigpit at tinanggal pa ang bala. Dahil dito, hindi na nakapagsalita si Officer Li at medyo napahiya siya sa mga tao. Isang araw, isang grupo ng barumbado na pinamumunuan ni Master Jin Shan Jiao ang dumayo sa Foshan Village at naghahamon ito sa kahit sinong master sa dojo. Una niyang hinamon si Master Wang Bu. Nang maglaban na sila, ay walang kahirap-hirap itong binugbog ni Master Jin. Sumunod ay nilabanan naman siya ng isang binata gamit ang kanilang mga sandata. Sa una ay patas lang ang kanilang labanan at maganda ang pinapakita ng binata. Subalit nang tamaan ito ng isang sipa ni Master Jin, ay natalo din ito. Sinumbong ni Lin kay Master Ip ang patungkol sa grupong dayo subalit hindi ito makalabas ng bahay dahil sa may tampo sa kanya ang kanyang asawa. Sunod na kinalaban ni Master Jin si Master Liao. Ngunit tulad ng una niyang mga nakalaban, madali niya lang din itong natalo. Pagkatapos, habang kumakain sila, nilalait na ng mga kasamahan ni Master Jin ang mga martial arts school dito sa Foshan. Ayon pa sa kanya, ay tatalunin niya lahat ng mga master dito sa Foshan at magtatayo siya ng sarili niyang eskwelahan. Narinig naman ito ng isang kalbo at sinabi sa kanyang hindi niya pa nakakalaban ang pinaka-master dito sa Foshan na si Master Ip. Pagkarinig nito, agad siyang umalis at pumunta sa bahay ni Master Ip. Pagkarating nila, mayabang na hinamon niya agad si Master Ip. Sa una ay tinanggihan siya ni Master Ip. Subalit nagpumilit pa rin ito at sinimulan niyang insultuhin si Master Ip at ang kanyang asawa. Dagdag pa niya, ay gagamit lang daw siya ng isang kamay. Dahil dito, nagalit ang kanyang asawa at pinahintulutan na si Master Ip makipaglaban. Nagsimula na nga ang laban at pinakita ng bawat isa ang kanilang angking galing. Sa una ay hindi pa umaatake si Master Ip. Ngunit nang isa-isang mabasag ang mga kagamitan sa bahay ni Master Ip, dumating ang kanyang anak at sinabing tapusin niya na agad ng maaga, baka maraming panggamit ang mabasag. Sinabi naman ni Master Jin na babayaran niya rin ito. Dahil dito, nagseryoso na si Master Ip. Ipinakita niya ang pamatay niyang estilo na Wing Chun at talagang hindi umubra si Master Jin dito. Sa huli ay sumuko na si Jin at inamin niyang ang kanyang estilo ay kulang pa kontra sa estilo ni Master Ip. Pagkatapos ay umalis na ito ng Foshan. Isang araw, Hulyo 7, 1937, sinakop ng mga Hapon ang bansang China at nagdulot ito ng matinding kaguluhan at pagkawasak sa buong bansa. Lubos itong nakaapekto sa pamumuhay ng bawat tao sa nayon ng Foshan. Inangkin ng mga Hapon ang pamamahay ni Master Ip at napilitan itong manirahan sa sirasirang kubo.
Dahil sa hirap na nararanasan ng kanyang pamilya, desperado si Master Ip makahanap ng kahit anong trabaho. Mabuti na lang ay nakilala siya ng dati niyang kaibigan at tinanggap nito si Ip sa trabaho bilang isang manero. Ang general ng mga Hapon na si Miura, isang karate master, ay nagtatag ng isang arena kung saan nakikipaglaban ang mga Chinese martial arts laban sa kanyang military trainees. Si Li Zhao na dating pulis at kakilala ni Master Ip ay nagtatrabaho sa mga Hapon bilang translator. Nag-alok siya sa mga manero kung sino ang lalahok sa nasabing kompetisyon ng general. At kung sino man ang manalo ay gagantimpalaan ng isang bag ng bigas. Tumanggi si Master Ip dahil hindi siya interesado dito, subalit ang kaibigan niyang si Lin ay agad na tinanggap ang alok. Isang araw, napansin ni Master Ip na nawawala si Lin. Nang muling mag-alok si Li Zhao sa mga manero, tinanong siya ni Ip kung nasaan si Lin at kung bakit hindi na ito nakabalik pa. Subalit walang naisagot si Li Zhao. Kaya sumama si Master Ip sa kompetisyon upang mag-imbestiga. Pagkarating nila ay nakita ni Master Ip si Master Liao na nakikipaglaban sa tatlong karate fighter. Sa kasamaang palad ay natalo ito. Gayunpaman, kinuha niya pa rin ang bigas na siyang naging dahilan upang barilin siya sa ulo ni Sato, ang kanang kamay ng general. Gulat na gulat si Master Ip nang masaksihan niya ito. Tinanong niya si Li Zhao kung ito rin ba ang nangyari kay Lin. Dahil sa pagkagalit, nagpresenta si Ip na lalaban sa 10 karate fighter na siyang ikinagulat naman ng general. Nagsimula na ang laban at lahat ay binugbog ni Master Ip. Sa tindi ng galit ay lumabas ang pagka-brutal nito. Tapos ng laban, tinanong siya ng general kung ano ang kanyang pangalan at sinagot niya naman ito na siya ay isang simpleng Chino lamang. Pagkatapos ay nag-usap si Li Zhao at Master Ip. Binalaan siya ni Li Zhao na mag-ingat na siya simula ngayon dahil nakuha niya ang atensyon ng general. Agad na sinampal niya si Li Zhao at sinabing traitor ito. Nangatwira naman si Li Zhao na nagiging praktikal lang siya at nagtatrabaho para may maipakain din siya sa kanyang pamilya. Tinanong naman siya ni Ip kung nasaan ang dignidad nito, at bakit nasisikmura niyang makita ang kanyang kababayan na pinapatay ng mga Hapon sa harap niya. Pagka-uwi ni Master Ip, sobrang nagdamdam ito sa kanilang sitwasyon. Pakiramdam niya sa kanyang sarili ay wala siyang kwenta, wala siyang magawa sa sitwasyon dahil ang tanging alam lang niya ay martial arts. Pinaginhawa naman siya ng kanyang asawa at sinabi na ang importante ay magkasama silang tatlo ng kanilang anak na masaya. Binisita ni Master Ip ang kanyang kaibigan na si Chao Ching Chuan, na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng cotton mill sa Foshan. Sinabi ni Chao kay Ip na ang grupo ni Jin Shan Zhao ay hinaharas ang kanyang mga tauhan at kinukunan ng salapi. Dahil dito, tinuruan ni Master Ip ang mga trabahante nito ng Wing Chun. Samantala, naiinip na ang general dahil sa hindi na bumalik si Master Ip. Kaya nagutos ito ng mga tauhan para hanapin siya. Pagdating ng mga sundalo sa kanyang pamamahay ay walang kahirap-hirap niya namang binugbog ang mga ito. Pansamantala, itinago ni Li Zhao ang pamilya ni Ip sa kanyang bahay. Sumunod na eksena, bumalik muli ang grupo ni Jin Shan Zhao para kumuha ng pera. Subalit sa pagkakataong ito ay lumaban na ang mga trabahante gamit ang Wing Chun technique na itinuro sa kanila ni Master Ip. Pagkatapos ay dumating si Ip at kinalaban muli si Jin. Madali niya itong natalo at pinagbantaan na wag niya nang guguluhin ang mga trabahante ng cotton mill. Kinabukasan, isinumbong ni Jin na nasa factory ng cotton mill si Master Ip. Kaya agad itong sinugod ng mga sundalo at pinipilit na paaminin ang mga trabahante kung nasaan si Ip. Pumunta naman si Ip sa lugar. Nagmungkahi sa kanya ang general na turuan ang mga sundalong hapo ng kanyang teknik na Wing Chun. Subalit tinagihan ito ni Master Ip bagkos ay hinamon niya ng one-on-one ang general. Tinanggap naman ng general ang hamon na ito dahil para sa kanya, isang malaking kahihiyan sa mga Hapon ang tanggihan ang hamon ng kalaban. Isinapubliko ang laban na ito at ginanap sa Foshan Square Arena. Sa una, mistulang patas ang labanan. Ngunit maya-maya, ay tuluyan na itong binugbog ni Ip Man at ginawa itong parang isang wooden dummy. Napuruhan niya ng husto ang general at nanalo. Pagkatapos, tumingin si Master Ip sa mga tao subalit bigla siyang binaril ng right hand man ng general na si Sato. Dahil dito, nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa pagitan ng mga Chinese audience at mga sundalong Hapon. Pinatay naman ni Li Zhao si Sato gamit ang mismong baril nito. Sa gitna ng kaguluhan ay itinokes ang katawan ni Ip. Sa huling eksena, ipinakita na nakaligtas si Ip sa kamatayan at tumakas patungong Hong Kong kasama ang kanyang pamilya. Sa pagtatapos ng pelikula, nagtatag si Master Ip Man ng martial arts school na Wing Chun at isa sa naging estudyante niya ay ang binatang nagngangalang Bruce Lee.